MVP, sad and disappointed. Yan po ang nararamdaman ngayon ni MVP sa nangyaring 48 billion pesos capex overrun, no? At talaga nakakalungkot po, lalo na kay MVP, dahil lang PLDT po eh bukod sa isa sa mga pinakamalalaking telco companies, no? At ang kanyang kredibilidad, integridad at reputasyon ng PLDT ang nakasalalay dito sa pangyayaring ito. At kadahilanan nga po nito ay bumagsak ang kanyang shares of stocks, no, ng 19.4%, no? So nakakalungkot talaga na nangyari ito sa PLDT, sapagkat sa apat na taon, 2019 to 2022, hindi nila nalaman agad na meron palang mga in order, binili at binayarang mga phone network equipment si PLDT ng walang proper documentation. So, yun ang kanyang binagtataka, paano nangyari yon. At meron naman silang internal and external auditors gaya ng SGB and Company. Kaya ngayon, nag-hire pa siya ng third-party auditors para malaman at bukalkalin ang kanilang libro, no? At malaman kung sino ang responsibilidad sa pangyayaring ito. At sabi nga niya, definitely heads will roll, no? At yung kanyang mga top officials nga, no, na chief financial officer niya, chief procurement officer, ay di umano sinuspindi with pay. Pero after 4 days, ay nagpaliwalag naman uli ang PLDT na hindi daw suspindido yung kanilang CFO, kundi leave with pay. Ano pa man po ito, suspindido o nag-leave o ano, eh isa po itong kaparaanan para magkaroon ng malayang investigasyon at inquiry sa pangyayaring ito. At ito'y magiging matagal bago uli makabawi si PLDT dito, no? So, although kaya siya ay nakapagbenta man ng mga cell towers at leaseback option sa Aboitiz, eh magkano lang po yon? 9.2 billion pesos. So, compared dito sa 48 billion pesos overrun. Kaya sa ngayon po, abangan natin kung ano mangyayari sa kanilang investigasyon at kung madadagdagan pa yung initial 4 top officials daw na nasuspindi o nirelieve o ano pa man, sapagkat nag-appoint siya ng panibagong CFO at 4 na mga high officials para maiwasan mangyari uli ang mga nangyaring itong capex overrun. So, abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata kung ano ang gagawing hakbang ni PLDT para mabawi ang kredibilidad, integridad at reputasyon niya na nasira. O hindi naman nasira ng totally, kundi nabawasan dahil po dito sa capex overrun. So, sa muli, ito po ang inyong lingkod, David Roman TV. Bye!